Magandang araw. Ngayon, tatalakayin natin ang iba't ibang parte ng isang computer. Marahil alam niyo na kung ano ang isang computer. Pero alam mo na ba ang mga mahahalagang parte at ang mga gamit ng isang computer? Bago natin simulan ang leksyon na ito, sub-okan natin ang iyong nalalaman tungkol sa mga computer. Hulaan ang isang parte ng computer at sabihin kung ano ang tawag sa ito. Tama kung ang sagot mo ay monitor. Tama kung ang sagot mo ay mouse. Tama kung ang sagot mo ay keyboard. Tama kung ang sagot mo ay CPU. Tama kung ang sagot mo ay printer. Binabati kita. Ngayon sisimulan na natin tatalakayin ang mga pangunahing parte ng isang computer. Sa panahon ngayon, halos lahat ay gumagamit na ng computer. Ikaw ba ay may karanasan na gumamit nito? Umpisahan natin sa monitor. Ang isang monitor ng computer ay isang aparato na output na nagpapakita ng impormasyon sa form na nakalarawan. Karaniwang binubuo ng isang monitor ang visual display, circuitry, caseon, at power supply. Ang aparato ng pagpapakita sa mga modernong monitor ay karaniwang isang manipis na film transistor likidong kristal na pagpapakita, EFT LCD, na may LED backlight ang napinalitan na ang light cathode, fluorescent lamp, CCFL, na backlight. Ang mga mas lumang monitor ay gumagamit ng isang cathode ray tube, CRT. Ang mga monitor ay konektado sa computer sa pamamagitan ng VGA, Digital Visual Interface, DVI, HDMI, DisplayPort, Thunderbolt, Globo, tahe kaugalian signal ng LVDS o iba pang mga koneksyon at signal ng pagmamayari. Original na taang mga monitor ng computer ay ginamit para sa pagproseso ng data habang ang mga hanay ng telebisyon ay ginamit para sa libangan mula 1980s pataas. Ang mga computer at kanilang mga monitor ay ginamit para sa parehong pagproseso ng data at libangan habang ang mga telebisyon ay nagpatupad ng ilang pag-andar sa computer. Ang karaniwang ratio ng aspeto ng telebisyon at monitor ng computer ay nagbago mula 4:3 hanggang 16:10 hanggang 16:9. Ang mga modernong monitor ng computer ay madaling mapagpapalit sa mga ginoon na mga set ng telebisyon at vice versa gayunpaman. Dahil ang mga monitor ng computer ay hindi kinakailangang isama ang mga integrated speaker o TV tuner tulad ng mga adapter sa telebisyon. Maaaring hindi magamit ang isang computer monitor bilang isang set ng TV na walang panlabas na mga sangkap. Sunod ay ang mouse. Ay isang aparatong tumuturo sa kamay na nakakakita ng dalawang dimensional na paggalaw na nauugnay sa isang ibabaw. Ang paggalaw na ito ay karaniwang isinalin sa paggalaw ng isang pointer sa isang display na nagbibigay din sa isang maayos na kontrol ng interface ng graphical na gumagamit ng isang computer. Ang unang pampublikong pagpapakita ng isang mouse na kinokontrol ang isang computer system ay noong 1968. Ang mga mice ay orihinal na ginamit ang isang bola na lumiligid sa isang ibabaw upang makita ang paggalaw. Ngunit ang mga modernong mice ay madalas na may mga optical sensor na walang mga gumagalaw na bahagi, orihinal na wired sa isang computer, maraming mga modernong mice ay walang kordon.
na umaasa sa maikling saklaw na komunikasyon sa radyo sa konektadong sistema. Bilang karagdagan sa paglipat ng isang cursor, ang mga mouse ng computer ay may isa o higit pang mga pindutan upang payagan ang mga operasyon tulad ng pagpili ng isang item sa menu sa isang display. Ang mga daga ay madalas ding nagtatampok ng iba pang mga elemento, tulad ng mga ibabaw ng touch at scroll wheel na nagpapagana ng karagdagang control at dimensional na pag-input. Ang mouse ay karaniwang may dalawang mga pindutan, isang pangunahing pindutan, karaniwang kaliwang pindutan, at isang pangalawang pindutan, karaniwang ang kanang pindutan. Ang pangunahing pindutan ay ang madalas mong gagamitin. Computer mouse ay isang aparato sa pag-i-input na ginagamit sa isang computer. Ang paglipat ng isang mouse kasama ang isang patag na ibabaw ay maaaring ilipat ang cursor sa iba't ibang mga item sa screen. Ang mga item ay maaaring ilipat o mapili sa pamamagitan ng pagpindot sa mga pindutan ng mouse tinatawag na pag-click. Keyboard. Ang isang computer keyboard ay isa sa mga pangunahing aparato sa pag-input na ginamit sa isang computer katulad sa isang electric typewriter. Ang isang keyboard ay binubuo ng mga pindutan na lumikha ng mga titik, numero, at simbolo pati na rin ang iba pang mga pag-under. Computer keyboard ay isang aparato ng input na ginamit upang magpasok ng mga character at pagpapaandar sa computer system sa pamamagitan ng pagpindot sa mga pindutan o mga key. Ito ang pangunahing aparato na ginamit upang magpasok ng teksto. Ang isang keyboard ay karaniwang naglalaman ng mga susi para sa mga individual na titik, numero at mga espesyal na character. Pati na rin ang mga susi para sa mga tiyak na pag-under. Mayroong limang pangunahing bahagi sa karamihan ng mga desktop keyboard. Kasama sa mga bahaging ito ang alphanumeric keypad, taang numerong keypad, taang mga arrow key, ang mga control key, at ang mga function key. Central Processing Unit, CPU. Tinatawag din na isang central na processor, pangunahing processor o lamang processor. Ay ang electronic ikong circuitry sa loob ng isang computer na nagsasagawa ng mga tagubilin na bumubuo ng isang programa sa computer. Ang CPU ay nagsasagawa ng pangunahing aritmetika, logika, pagkontrol, at pagpapatakbo ng input, output, ay natinukoy ng mga tagubilin sa programa. Ang industriya ng computer ay ginamit ang salitang sentral na unit ng pagproseso ng maaga ng 1955. Isa, dalawa, ayon sa kaugalian, ang salitang CPU ay tumutukoy sa isang processor na mas partikular sa unit ng pagproseso at control unico na nakikilala ang mga pangunahing elemento ng isang computer mula sa mga panlabas na sangkap tulad ng pangunahing memorya at circuit foam o circuitry. Ang form, disenyo, at pagpapatupad ng mga CPU ay nagbago sa kurso ng kanilang kasaysayan, ngunit ang kanilang pangunahing operasyon ay nananatiling halos hindi nagbabago. Ang mga pangunahing sangkap ng isang CPU ay kinabibilangan ng Arithmetic Logic Unit AL na nagsasagawa ng mga operasyon sa aritmetika at logika. Ang mga rehistro ng processor na nagbibigay ng mga nagpapatakbo sa ALU at nag-iimbak ng mga resulta ng mga operasyon ng ALU. At isang control unit na orchestrates ang pagkuha mula sa memorya at pagpapatupad ng mga tagubilin sa pamamagitan ng pagdidirekta ng mga naayos na operasyon ng ALU, rehistro at iba pang mga sangkap. Karamihan sa mga modernong CPU ay ang mga microprocessors kung saan ang CPU ay nakapaloob sa isang solong metal oxide semiconductor MOS na integrated circuit IC chip. Ang isang IC na naglalaman ng isang CPU ay maaari ring maglaman ng memorya, peripheral interface at iba pang mga sangkap ng isang computer.
Ang nasabing integrated na aparato ay iba-ibang tinatawag na mga microcontroller o system sa isang chipsock. Ang ilang mga computer ay gumagamit ng isang multi-core processor na kung saan ay isang solong chip o socket na naglalaman ng dalawa o higit pang mga CPU na tinatawag na cores. Ang isang microprocessor ay isang processor ng computer na isinasama ang mga function ng isang gitnang pagpoproseso ng unit sa isang solong o higit pa integrated circuit IC ng konstruksyon ng MOSFET. Sa modernong paggamit ng term processor o CPU ay madalas na ginagamit sa halip na microprocessor. Ito rin ay tinatawag na brain of the computer. At ang huling mahalagang parte ng isang computer ay ang printer. Ang isang printer ay isang aparato na output na nag-print ng mga dokumento sa papel. Kasama dito ang mga dokumento ng teksto, mga imahe, o isang kombinasyon ng pareho. Ang dalawang pinakakaraniwang uri ng mga printer ay inkjet at laser printer. Ang mga printer ng inkjet ay karaniwang ginagamit ng mga mamimili, habang ang mga laser printer ay isang karaniwang pagpipilian para sa mga negosyo. Sa madaling sabi, ang mga printer ay gumagana sa pamamagitan ng pag-convert ng mga digital na imahe at teksto sa mga physical na kopya. Ginagawa nila ito gamit ang isang driver o dalubhasang software na idinisenyo upang ma-convert ang file sa isang wika na mauunawaan ng printer. Ang imahe o teksto ay muling pinasadya sa pahina gamit ang isang serye ng mga minuscule tuldo. Ngayon natapos na natin ipakita at ipaliwanag ang mga iba't ibang mahalagang bahagi ng isang computer. Marami pa ang parte ng isang computer ang hindi naisali sa ating leksyon. Susubukan ko itong ipapaliwanag sa susunod kong video, kaya sa ngayon ang mga importanteng bahagi muna ang ipinakita at ipinaliwanag ko sa inyo. Ngayon alam mo na, maraming salamat sa panunood.